guys, ngayon ay February 27, 2021, at ngayon ay kasama ko si Papa sa aking vlog today. Hi. May bibili lang daw siya ng baboy, tsaka may pupuntahan kami na ano, parang ukay-ukay daw. Bait lang yun? Maliit na ukay-ukay, so dadaan lang kami doon at uuwi rin kami agad kasi mamaya meron na naman akong PCR. Yun. Yan. So, let's go. Guys, ano nga pala? May nangyari pala sa akin nung Thursday dun sa may border. Kwento ko lang sa inyo ng madaling madali. Isang disaster na nangyari. Kasi yung DPI ko, diba tuwing Thursday, nagpapa-DPI ako yun sa dugo, para makapasok ako sa border. Ngayon, doon sa border, nakita na may something daw doon sa antigen ko nung Thursday. So, ay grabe oh, maharap. May nakita doon sa antigen ko nung Thursday, kaya daw yung result ng aking DPI sa dugo, ang sabi daw ay kailangan kong magpa-PCR or no swab. So, doon sa may border, guys, ng Dubai to Abu Dhabi, ay meron sila doon na libreng PCR no swab. So, para, meron sila doon kasi nga, minsan di daw nare-read ng system yung blood. Minsan may something na kailangan magpa-PCR. So, napaka-hassle kasi, ang tagal ko nag-spend ng time doon. So, tinanong ko yung kabayan na nagtatrabaho doon. Sabi ko, bakit kaya ganun, na may something sa dugo ko, hindi ma-read na negative. Every week, nagpi-PCR ako, nagpapa-no-swab, tsaka nagpapa, DPI. Bakit ganun? Tapos, nakapag-vaccinated na naman ako ng COVID-19. Alam ko na hindi naman cure ang vaccination, pero syempre mataas na yung immunity ko kumbaga dahil nagpa-vaccine na ako. Tapos matagal ko doon nag-stay kasi hindi kanila ipe-permit na makalabas sa border. Hinahanapan kanila ng visa ng Abu Dhabi or visa ng Al Ain o kaya tenancy contract. Yung tenancy contract is yung guys, yun yung contract nyo dito sa may UAE, kung nakatira kayo, kung nag-rent kayo ng flat, pero kung bed space, accommodations lang kayo, hindi kayo syempre mabibigyan ng tenancy contract. So, ting ganda lang yung tenancy contract ko ay nakapangalan sa akin. So, yun, ang tagal ko naghintay doon yung process. Tapos yung agam-aga mo na baka nga mamaya positive ka sa COVID. So, hindi naman ako nag-ano na positive ako kasi wala naman ako nararamdaman. Tapos si Papa naman, dun sa company niya, every week ang nose swab nila, PCR test, tsaka kaka-ano rin lang din niya nung Thursday. Lumabas din agad yung result niya, negative siya. So, syempre, pag ganun na parang bigla ka nila ipi-PCR, hindi ma-read yung dugo mo, parang syempre, natatakot-takot ka pa rin na baka nga mamaya positive ka, yun nga lang, asymptomatic ka, wala kang mga ganito symptoms. Po yun. Ito ba? Papakita ko na lang dyan. Bawal lang dyan yung Emirates ID mo. Papakita ni Papa yung kanyang ano, na doon yung Emirates ID niya, yung kanyang Al-Husnin app. Yung sinabi ko sa inyo noong nakaraang vlog. Yun, parang syempre, kahit nasabihin na alam mo sa sarili mo na wala ka, syempre meron pa rin yung may isip mo na paano kung nag-positive ka. Malay mo nga, positive ka, pero wala ka namang symptoms. Yung ganun ba, na meron ako mga na-meet, yung manager ko na-meet ko, yung mga kasama ko sa trabaho, syempre, ang hirap noon. Then, yesterday, lumabas yung result, so kahapon mga 5:30 lumabas siya, and yun nga, negative ako, kaya at least na ano na rin ako, tawag dito, na at least na parang nawala na rin yung aking kaba-kaba. Mga 5:30 or 6 o'clock lumabas yung aking result, negative. And then ngayon, mamaya, kasi kailangan ko nga diba ulit makapasok ng border,
dahil yung validity lang naman ng PCR na ginawa sa akin is 48 hours, so valid lang yun hanggang ngayon. Kaya kailangan ko na naman magpa-PCR para pagpasok ko ng Sunday ay valid na naman siya para makapasok ako. So ganun ka hassle, ganun ka bigat ngayon dito kapag nagtatrabaho ka sa Dubai tapos nakatira ka sa Abu Dhabi. Sobrang hirap, ang daming mga process. Kaya yun. And yeah guys, pupunta lang kami doon sa ano, sinasabi ni Papa, doon yung sa may kabilang side ba? Excuse me po. Mamaya lang guys. So guys, pakita ko pala sa inyo, ito yung ginawa sa akin. Ayan, no. DPI laser test, 1 and 3 test. Tapos ang nakalagay dito sa akin, nilagay nila dito, ayan. Ayan yung pangalan ko. Tapos ayan nakalagay, not permitted. Ayan. Bali, ito yung result ng aking DPI. So hindi ako permitted or hindi ako pwedeng pumasok sa loob ng Abu Dhabi. So kaya ang ginawa sa akin, pini-CR test ako doon, no swab. Kaya ako nakapasok kasi libre naman yung PCR, no swab. And then yun nga, nakuha ko yung result ko. So yun guys, ngayon ay pupunta naman tayo dun sa Ukay-Ukay daw. Sabi ni Papa, nagbabayad lang siya ng ticket. Kasi dito guys, may parking ticket. Yung parking ticket pwede sa ano, pwedeng sa cellphone, tapos pwedeng yung maghuhulog ka ng coin. So, either way, pwede kayo magbayad ng parking ticket dito sa may UAE. So, napakadali na rin yun, walang hassle. Kaso dapat doon ka lang sa mga designated na lugar dahil hindi ka pwedeng mag-parking kapag yung doon ka nag-parking sa residential, so bawal siya. So nandun, meron akong katabing sasakyan nakatingin sa akin kasi siguro nagbablog ako. Ayan ko, nakita niya yung kulay itim na sasakyan nakatingin sila sa akin. So mamaya na lang guys, sinintay ko lang si Papa para sa paglagay ng ticket. Guys, nandito kami sa may Adnok. Ayan, Adnok. Magpapaano kami, auto wash. Tsaka magpapa-change oil. Kaso doon sa change oil din, ayan o, BC. Adnok lube. Tapos dito rin sa auto wash libre, BC rin. Dahil meron nililinis doon, meron nakatenga dyan. Tapos meron pang dalawa dito, tapos kami pangatlo. So, ewan ko kung anong time ba kami matatapos. Ito kami, pinapalinisan namin yan si Juanita. Manual to, para talaga malinis na. Malinis siya. Ayan si Papa. Say hi, Pa! doon sa pinuntahan namin, wala namang maganda mga ukay-ukay doon. So, kaya nag-grocery lang kami na konti. Tapos ito, pumunta kami dito sa may palinisan ng kotse. Ayan. Parata egg burgi. Ayan. Habang hinihintay namin ng paglilinis kay Juanita. Tapos, ayan. Dalawang saa. Chai mante. Kain. Egg burgi. Nililinisan pa si Juanita. Ayan, no? Tapos, yung mga, ayan yung mga nakikita nyo, mga chips. Tsaka yung mga chips galing kay Juanita yan. Yun guys, tapos na kami dun sa may palinis ng sasakyan. Ayan, malinis na malinis na si Juanita baby, ang aming sasakyan. So ngayon ay nandito kami sa may Adnok. Kanina pala, umalis kami dun kanina sa may Adnok. Kasi doon, tawag dito kasi doon ay
tawag dito, ang haba ng pila, so hindi na kami naghintay. Kaya lumipat kami, dun, pumunta kami dito sa medyo malayo. Tapos sa magpapa-change oil naman kami dito. Kasi kailangan na ni Juanita ng change oil dahil malapit na siya ulit i-register, i-renew. Kasi dito yung mga sasakyan, inire-renew yan every year. Kasama ng mga insurance, tsaka ng sasakyan. So, kailangan nasa magandang ano si Juanita bago siya i-register ulit. Tapos, kailangan namin papalitan yung ano ni Juanita, yung plate niya. Yung plate number. Hindi na plate number. Yung lalagyan ng plate number. Yun, kailangan niyang palitan kasi yung amin, old na image na yon. So, dapat mga, kailangan bagong image na siya. Mura lang naman yun kasi yung short plate number is ano lang naman siya, 35. Tapos yung long, 50. So, dun kami sa short kasi yun yung nandito sa sasakyan namin, short. So, dalawang short ang kailangan kong i-renew. So, 5 working days naman yun. So, siguro, o-order ako ng plate kapag malapit na siyang i-renew para isang kuwanan na lang din para yung pagpunta namin ng Dubai. Kasi nga, Dubai registration to si Juanita, yung kotse namin. So, para pagpakuha namin sa Dubai, isang kuwanan na lang din isang kuhanan na rin ng registration tsaka yung plate. So hindi kami magdadalawang labas kasi nga, 'di ba? Alam niyo naman, may COVID, tapos ang hirap. Noong last year na may COVID na vlog ko 'yon, hindi nila chinek na 'yon sa sasakyan. Direct na talaga sa online. Nirenew ko lang, nagbayad ako sa online. Tapos kumuha ako ng insurance, car insurance, kasi hindi mo pwedeng i-renew yung sasakyan dito nang walang car insurance. Kailangan din meron kang car insurance. So last year ang dali lang, hindi nila tinignan yung sasakyan, basta online renew. Pero ngayon alam ko, back to normal na ulit. Titingnan nila lahat yung sasakyan mo, gulong, yung makina, yung carbon monoxide, carbon dioxide, hindi ko alam, basta may tinitingnan silang ganun. Tapos titingnan nila yung gulong, yung may sticker nga yan dati sa likod, yung ano, 3-star and the sun. Tinanggal ba naman nung nagche-check? Hindi sinabi sa amin, nagasgasan tuloy si Juanita. Kaya yon, hindi na kami naglalagay ng sticker kasi baka mamaya pag-check nila ulit, tanggalin lang. Pero hindi ko alam bakit dun yung mga iba ng mga sasakyan dito hindi naman tinatanggal yung sticker nila. Sabi bawal daw yung sa amin, yung inilagay doon. Hindi namin alam kung bakit. So, waiting lang. Marami mga naghihintay, marami pa rin nagpapaano. Saturday kasi ngayon, guys. Marami nagpapa-change loop. Change oil. Papa. Yan, nakikita niyo ba? Ang itim-itim na oil. Ilang buwan na bang di napapa-change oil si Juanita? Kaya medyo nag-itim-itim na siya. Yan guys, tapos na kami. Nagpapaano na lang ako. Nagpapalagay lang kami ng hangin. So, ang ginamit ko dito guys sa Adnoc. Kung nandito kayo, tip ko sa inyo. Kung nandito kayo sa may Abu Dhabi, Al Ain or buong UAE, ang gamitin nyo ay ang Adnoc Rewards. Ayan, Adnoc Rewards. Ayan, tingnan nyo yung points ko oh. 4,000 plus na. So, yun nga guys, yung sinabi ko sa inyo kanina, yung ko bakit yung nawawalan ako ng storage sa cellphone. So, yun nga, kung nandito kayo sa MIA UAE, dapat ang gawin nyo ay upload kayo ng Adnoc distribution. Sa mga gasoline station, meron silang mga points. So, ako, ginamit ko yung aking voucher sa kanila. Ang pa-change oil is 136. Tapos, ginamit ko yung voucher ko. Meron akong voucher na 20 dirhams. Malaki na rin yun. Kaya, ang binayaran ko na lang is 116. Kasi, 136 yung pa-change oil. So, 116 na lang ang binayaran ko. 20% off. 20 dirhams off. Tapos, meron pa siyang points. So, parang yung ginamit kong 1,500 points ang tas, ginamit ko rin na pambayad ko sa aking wallet. Sa wallet lang din ang ginamit ko, nagta-top up lang ako. So, meron akong 450 points. So, parang 1,050 lang yung nawala sa aking rewards point. Guys, nandito na kami sa bahay. So, ayusin ko lang yung mga pinamili namin.
At mamaya lalabas na naman ulit ako. Hindi ko lang kung sasama si Papa, pero sabi ko ako na lang kasi magpi-PCR lang naman ako. Kaya sabi ko sa kanya ako na lang mamaya. So, ayusin ko lang yung ating mga pinamili. At si Papa naman ay nag-aano na siya. Mag-iihaw daw siya kasi gusto niyang mag-iihaw ng boy ba dyan sa may labas namin. So, yun lang guys. Mamaya na lang ulit. At tayo ay mag-aayos-ayos na muna. Mag-iihaw si Papa. Ayan. Ano yan? Boy ba? Buti na lang walang mga kapit-bahay na dumadaan po. Hindi. Kasi boy ba yan? Guys, ayan yung aking ano. Oh. Parang namamatay siya. Ililipat ko yan. Baka doon. Ililipat ko yan doon. Magtatanim ako ng malalim. Ililipat ko yung aking kamatis. Tapos itong aking mga patatas, guys. Tingin ko kailangan na itong i-harvest. Titignan ko baka may laman na yan loob. Pero meron pa dito yan. Tapos ito, patay na. Kasi diba sabi daw, pag namatay na yan, ibig sabihin, may mga laman na yan sa loob. So, yan ang aking natingin. Ayan ang ating dinner.